So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sinturera. So ngayon, mayroon tayong kapirasong tela. Ayan. So yung lapad ng sinturera na gagawin natin ay half inch lang. So kailangan natin na guhitan muna. Tapos 1.5. Tapos gupitin natin. Tapos natin gupitin, tatahiin na natin. Gamit tayo ng panunod. So ito yung panunod ko, galing ito sa sira na payong. So pinuto, mas mainam siya gamitin yung panunod. Tatay kayo, bigilan yung mabuti mag nagtatahi na hindi malabas yung sarili. So 116 talaga. So mayroon na akong magulang muna. Ayan. So yun ang gagawin natin, iputuli natin ng 3 inches. So yung lapad ng paa is 1.5. So mayroon tayong tag half inch na halawan. So ngayon mayroon tayo, putulin ko siya sa 1.5 yung ano. Tapos 1 half inch sa baba, half inch sa taas. So total is 2.5. Huli natin siya sa ito. Pag natapos na natin putulin natin yan, kakabitan natin. So ang ginagawa ko dito guys sa ano na to, sa sinturera, so yung dulo kasi nag-inis-nis. So ang ginagawa ko, sinuging ko yung mga dulo na yan. Para maganda yung ano, hindi siya nag-inis-inis.
i-check na natin. Itura niya. Na ngayon niya. Mas malang naman din. Okay guys. So yung ano to. School uniform na. Private school. Okay. Okay. So, ang pagputol ng sinturera, ang tama talagang pagputol para mayroon siyang allowance. So, kailangan siya ng 3 inches. So, yung 1.5 yung sinturera lapad. So, mayroon po kayong tupi na half inch, tapos half inch sa kabilang side. And then mayroon po kayong allowance sa baba na mula sa sinturera o baba na half inch. So bali po ang total niya ay 3 inches. So 3 inches po ang pinaka total sa lahat ng allowance. So mayroon po kayo, parang lumalabas po siya ang dating siya guys na 1.5 yung sinturera. So magkaroon po tayo ng isang parang luwag niya para hindi siya masyado masigip pag nilagyan ng belt. So ngayon magiging ang 1.5 magiging 2 inches plus half inch sa baba, half inch sa taas. So total is 3 inches talaga siya guys. So dun sa unang nalagay ko sa clip sa video, so mayroon po akong nililinaw. Thank you.